po? Ano po? Yung kondisyon namin, sir. Hindi po alokohan ng kaipag. Ay? Bawal po mag ano? Okay. Ano sa buong mall? Opo. Bawal na? Yung tripod po. Bakit po? Hey guys, so naputol yung pag-video namin kasi may lumapit sa amin na guard from SM Aura na bawal na daw yung tripod. Mga tripod dito. Kailangan so, daw magpaalam. Kailangan daw merong permit. So ngayon si Mel, hawak-hawak niya lang yung camera. So yun, pinag-usapan namin about sinare ko kay Daddy is yung verse from Job. Palagay ko na lang yung mismong verse dyan sa baba. Yung nothing, all things is possible to God and His purpose will never be frightened or hindered. So, ang ganda na share namin na we're still. Instead of grumbling, yun, instead of complaining, we praise God dun sa mga nangyari. So, everything, yung mga trials na nangyayari sa atin talaga, what we just really need to do is, Daddy, to fully trust God. So, ang ganda. So, tingin ko, Daddy, ang ano natin, ang magiging word natin for take away natin for October is we need to fully trust God. Tapos yung isa, instead of grumbling, you need to worship God. Hindi, you need it. Instead of grumbling, keep praising Him. Oh, yung ganda, Daddy. Perfect, yun. So, yun, meron na kaming word. Yun. Number 4 is prayer points. Prayer point. Ano mga gusto natin pag-pray? Siyempre, baby. Baby. Next baby. Is, ikaw, Daddy, ano gusto? If there's a question you want to ask me, ano yun? Naka-ready ka na ba? Question daw. Magandang kaming moments. Nung last na ano namin, date meeting, ano? Monthly date meeting namin, yung ano namin is, what are you thankful for? And I'm thankful for and I'm sorry for. So nag-iyakan kami. So ngayon naman, if there's one question na you want. So, nagpalit kami ulit ng battery. Pangalawang battery naglobat na. So, it's really important for you to have backup. Battery. Backup. Yo! Okay, let's continue. Papansin ko dahil talaga, busy ka sa work, busy ka sa sideline mo. Papagod ka ba? Parang, ano yun, napapagod ka ba? Anong pakiramdam mo? Ito sa, wala, yun lang. Para kasing, hindi ko siya masyadong maas sa'yo. Hindi ko masyadong maas sa'yo din. Pero parang yun, sobra ko nakita talaga na busy ka. And sobra yung work mo din sa sideline. Okay. Una, thank you for asking. Thank you for asking. That's the good. Thank you for asking. That's a good question. Sa akin, hindi ko siya nakikita kasi na trabaho eh. Nakikita ko siya na passion. Passion in a sense na andun, yun kasi yung hilig ko. So, hindi ko siya nakikitang trabaho. So, since nakikita ko siyang passion, ini-enjoy ko siya. Though nakakapagod, yes. Pero, kailangan mong i-handle. Kailangan mo siyang i- manage na maayos. Though, may tatamaan talaga. May yung quality time. Tatamaan talaga siya for us. Kasi nga, may mga certain gaps. May mga certain time na kailangan habulin. And sorry for that. Kasi alam ko naman na tinatamaan yung quality time. Hindi ko siya ma-balance
ginagawan ko ng paraan. Pero hindi siya. Hindi siya. Ano sa na yun? Hindi siya madali. Hindi siya madaling i-handle. Ang nangyayari talaga, yung pressure, since yun yung may pressure, parang yun yung nagiging priority. And nakikita mo naman din yung nangyayari, even sa pagtulog, parang ginigising na rin ako sa sofa. So, yun. Thank you for understanding na lang sa akin. Doon na, ano, na hindi talaga, tawag dito, hindi ako nakakakuha ng pressure for sa'yo. Oo, kasi ano siya eh, pag nakaramdam ako ng pressure pa, mas hindi ako nakakapag-focus. Mas binibitawan ko kung ano yung ano. Mas binibitawan ko, tapos magsasuffer yung ano talaga. So, yun. Sa'yo na. Ano pa ba? Yun. Thank you. Actually, ano, iba talaga pag sige. Iyak ako doon. Lagi nila kumiyak sa monthly date niya. Sobrang, ano that day, sabi ko nga eh, di ba? Marriage is not about feelings. Marriage is not about dahil mahal tayo sa isa, masaya tayo sa isa. Because darating talaga yung time na hindi mo naman talaga lagi mararamdaman na mahal natin ang isa't isa. But I really thank God kasi He always let me go back and remind me na what's the purpose of your marriage. Tapos lagi niya akong nanodun eh, yung dami mong minimit. Yung ano mo, yung Wednesday. In service mo, ganyan, magsama ka pa ng office meet mo, ganyan-ganyan. Pero, hala Lord, parang konti na lang yung time namin sa isa-isa. Parang, sabi ko, Lord, hindi ko masyadong naramdaman yung pasok ni Mel na nabago. But God, let me realize na yung pagbabago naman ng schedule mo, hindi lang para talaga siya yung sa quality time. Pero, for God really to use you. Mas magamit ka pa ni God. Kasi ayun naman yung pinaka-purpose natin is really to make disciples, to be used by God. And sobra akong natutuwa na nakikita ko yung God, na nakikita ko kung gano'n ako ka-blessed na yung lalaking na pangasawa ko is really embracing yung calling ng Lord. Kasi I really believe that if you put God first, everything will follow. Nadi, good wife ba? Is that it? Tawag sa ko din, you are a good husband. Kasi, kaya ko nasabing good husband ka. Even, ako marami akong close, marami ka din close. Kasi you put God first. Actually, nag-shine sa isang tao, diba dad? Na, even though, hindi tayo perfect, pero pag you put God first, nag-shine siya, na ayun, ako as a wife, ayun lang kita ko sa'yo. So ako, naano ko na, you're a good husband, you're a great husband. Kasi you put God first. Yung floss ba yung panlinis ang ngipin? Oh, sige na. Thank you for that. Oh, daddy, kasi so sweet. Next is ano yung pray for each other na. Sige, okay na. Yeah. Oh, okay. So yun, parang hindi ako mag-ask ng prayer. Hindi ako mag-ask ng daddy, ito yung pag-pray mo or ikaw. Let's just ask God kung ano yung okay. Pag-pray natin. Sino mauna? Ako na lang. Sorry. Closing na ako. Lord, I thank you God for the life of my husband God. Thank you God for... Ako Lord, lagi mo ako nire-remind God na kasama ka ni Mel. Ikaw Lord God yung nagbibigay Lord God ng strength sa kanya, ng wisdom sa kanya na kahit nakikita ko Lord God na there are times na pagod na siya. May assurance God is that you are with him, na ikaw Lord yung magbibigay sa kanya Lord God ng lakas, ikaw yung bahala sa kanya. I really believe that that's what you said to me Lord nung natanggap si Mel sa trabaho na to, na ikaw yung bahala kay Mel, na you will provide everything that he needs, wisdom Lord, strength God, focus of mind Lord, clarity. Ikaw Lord God yung magbibigay sa kanya. I really believe, Lord, that nothing is impossible for you, God. Lord, I pray, Panginoon, for
for his heart, Lord God, that will be guarded, Lord God, of your word, Lord, na you will always just seek you first. He will just always put you first. That even sobrang busy na, Lord God, ng araw, sa trabaho, sa sideline, pag even sa time niya, Lord God, sa akin, sa mga dinidisciple niya, Lord, I just pray, Panginoon, that He would just put you first above all else, Lord. Kasi alam ko lang talaga, God, na pag inuna ka, Lord God, ng isang tao, pag inuna ka, Lord God, ng isang tao, Panginoon, everything will just follow. Guys, we're done with our monthly meeting pero hindi pa kami tapos sa aming date, and now we are going to SMR Directors Club Cinema and we will watch Unforgettable with Sarah. Sarah Hieronimo and Happy, we are so excited. Sana na-enjoy niyo yung video na ito. Marami ko na ito. Good night, everyone. Please don't forget to like and subscribe this video. Bye-bye.